Kung mga pangpaligo, mga mamis, ito po siya, ang kanyang pinakapuno nung, hindi ko alam kung ano ba ang tawag nito sa atin, pero kung sa Bisaya, ito ang alam ko sa Muyaw. Yung katawan niya, parang ano, para siyang, ang style ng kanyang pinakapuno ay parang itong ating limon, grass, yung tanglad. Ito po siya, mga mamis. At ang dalawang klase lang ito siya. Ito ay ang dahon yata ito ng ating suha. So nakikita nyo, pero kung halimbawa wala kayong suha, pwede kayong gumamit lang din ng ating kalamansi or anuman ang mga dahon na yung kapamilya ng citrus, mga mamis. So ito po siya ang ating lalagain, at pagkatapos kumulo ng kumulo ng mga 5 minutes ay gawin na natin itong pangbanlaw. So maligo muna tayo ng ating mga katawan, sabon at shampoo, at pagkatapos niyan ay ito na ang ating gawing pangbanlaw. Ibuhos natin ito sa ating buong katawan dahil ginagawa ito sa time ng pwede rin sa kung sa mga naniwala sa atin sa New Year, pero tapos na ang New Year, so ngayon ay mag at sa Chinese New Year ay pwede rin po natin gawin, at sa Pizza Uno or sa gabi ng 31 ay maligo na tayo, at pinapaniwalaan nila na ito po ay nagtatanggal ng mga kamalasan sa ating buhay. Ano man ang mga kabigatan na ating dinadala this year, so tatanggalin niya ito sa pamamagitan ng ating pagbanlaw. Kaya mga mamis, maghanap-hanap na po kayo. Kung meron kayong mga tanim dyan, ay gamitin nyo na. So ito po, kung halimbawa naman ay wala kayo sa dalawang ito, ay pwede na lang din po kayong gumamit ng dahon ng ating mga citrus dyan. So ito po ay talagang tested and proven na nagtatanggal ito ng mga kamalasan sa ating buhay or sa ating mga katawan, mga mamis. Ito po siya, ilalapit ko pong muli sa inyo para inyong makita. So binaluktot na lang yan siya, mga mamis, kasi para siyang tinali siya. At ito na rin, hugasan lang natin ito ng kunti para matanggal yung mga alikabok, at ihulog na natin ito sa kumukulong tubig. Mamis, ay katulad ng sinasabi ko, hugasan muna natin siya ng ating tubig para maalis ang mga alikabok. Siyempre ay pinili natin ito at naalikabokan siya, at siyempre mga mamis ay nanggaling pa ito sa kung saan nila kinuha, kung kaya linisin natin ng maayos, ng mabuti, dahil nga ang tubig nito, ito na yung ating pangbanlaw. Pakuluan natin ito siya ng ating kinakulong tubig. So ihulog natin siya doon, at pag pulo niya, mga mamis, ay mga 5 minutes, tanggalin niyo na rin, at ready na ang ating mga pangtanggal malas, mga mamis, upang tayo po ay maalisan ng kamalasan sa ating buhay, gamitin ang mga bagay na ito, mga mamis. Ay malapit na siyang kumulo yung ating tubig, so marami na siyang bubbles. Kaya pwede na nating ihulog yung ating mga bagay na ginagamit natin sa ating pangbanlaw. So kunin na natin, ihulog na natin siya. Talagang kung kayo dyan, mga mamis, ay tiyakin nyo na talagang maging maayos ang inyong paglagay. Katulad nito, mga mamis, malaki na yung ating ginamit, pero hindi pa rin siya pagkasya. Kailangan siya talaga na maraming tubig, kaya lang matakot ako maglagay ng maraming tubig sa ating kalan, baka malaglag siya. So ganun na po ang inyong gawin, mga mamis, hanggang sa kumulo siya ng 5 minutes, at pagkatapos niyan ay kunin niyo na yung ating
bagay na ito at pwede ninyong, pwede rin namang isama natin ito doon sa ating balde na lalagyan natin ang ating mga pangbanlaw. So, pero kung halimbawa mga mamis, kung ang inyong balde ay para walang sagabal, pwede ninyong tanggalin na lang din ito at pwede na rin yan siyang itapon. So, ang ating pagpaligo nito mga mamis ay katulad ng sinasabi ko ngayong 31 ng gabi, dahil sinasabi nila mga mamis na yan po ay ang pagsalubong natin sa panibagong yugto ng ating buhay na puno ng kasaganaan. Sa paggawa natin ng mga bagay na ito mga mamis ay tinitiyak ko na tayo po ay umasinso at tatagumpay sa ating buhay. Samahan lang natin ito ng ating sipag at tiyaga para siyempre mga mamis makamtan natin ang ating mga pinapangarap sa buhay at matanggal ang lahat ng kamalasan na daladala natin sa taong nakakasalukuyan. Kung kaya mga mamis ay kung kayo dyan ay mayroong mga bagay na ito, kumuha na kayo at simulan nyo nang tanggalin ang mga kamalasan sa inyong mga sarili. Kahit na mga mamis, kung wala kayong mga bagay na ito, yung tinatawag nating samuyaw, ay pwede kayong gumamit ng kahit na dahon na lang ng ating mga citrus or kalamansi mga mamis. Pwede ninyong gamitin yan. Gamitin ninyong pangbanlaw para matanggal ang lahat ng mga kamalasan sa ating buhay mga mamis. Kaya ngayon mga mamis ay ang laki ng ating kawali, kung kaya matagal siyang kumulo. So hininaan ko rin ang apoy dahil nga natakot din tayo, sobrang lakas ng apoy. So mga mamis, kung kayo dyan ay ingat-ingat lang, bantayan nyo ang inyong mga ginagawa para walang magiging hindi magandang resulta. So mga mamis, hintay nyo ang ating pagpaluap sa videong ito mga mamis. So ito na siya mga preni. Ayan, kumulo na siya. So pwede natin yang tanggalin at ilipat na natin yan sa balde ngayon. So, ganito lang ang ating paggawa. Pakuluin natin siya hanggang 5 minutes. At pagkatapos nyan, i-transfer na natin yung kanyang tubig doon sa ating pangbanlaw. So, hanggang dito na lang muna tayo mga mamis. Mamis, ano ba ang taunan na ating mga ginagawa? So, katulad ng sinasabi ko, ay gumagawa tayo ng mga bagay na ito. At ito po ay gawin nating pangbanlaw para matanggal ang lahat ng kamalasan sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga gagawing ito. So mga mamis, sa ating video ay mapanood nyo kung anong klase ang mga halamang ginagamit natin. So ngayon mga mamis ay ito na po siya. So panoorin nyo na lang at kung meron kayo ay gamitin nyo ito. Mga mamis, sana po ay nagustuhan nyo ang ating sinishare sa araw na ito at maraming salamat sa inyong lahat. God bless and take care. Goodbye.